Magandang araw sa inyo mga bro. Bali ngayong araw, meron lang akong i-share sa inyo kasi magpapalit tayo ng knuckle bearing dito sa Honda Wave 100. Para malaman nyo mga bro na palitin na yung knuckle bearing nyo, mararamdaman nyo yan kasi parang naugas sa unahan. Parang may lumalagatok, minsan may kumakabig. So para may check natin yan. So tingnan nyo mga bro yung gagawin natin ah. Tingnan mo amin muna amin. So yan mga bro, so itaas nyo yung, ihang nyo yung gulong sa unahan. Tapos alukin nyo. Ayun o. Yan. Kita nyo ba mga bro? Kung gaano ba kalakas yung alog. So dapat kasi mga bro, wala yung ganyan. So, di ba mga bro, sa ganung paraan, ma-check natin kung palitan na. Tapos, pinapatanggal lang natin yung pairings para mas mabilis tayo. So balikan ko kayo mamaya. At syempre, bago natin umpisahan mga bro, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga videos na mga i-upload. Siguro mga bro, pwede na yung ganito kasi meron siya mga switch. So, ang dami niyang switch. So, hindi natin matatanggal at yan. Magpuputol tayo. So, pwede na natin tanggalin yan. Unang gawin natin dyan mga bro, tanggalin muna natin to. Yan. Pag natanggal na natin mga bro yung isang tornilyo dito na malaki, pwede na natin mabunot yung manibela niya. So bunutin na natin. Yan, natanggal na. Bibig ko lang. So nakita niyo mga bro, natanggal na natin. Ano? So pwede na natin tanggalin tong mga lock. Ito nga. Nabisik ko yung sa'yo. Next. Yes, sir. Yung lulumag ka. Next yun. Kung napansin nyo mga bro, bumaba na agad yung t-post niya. So kahit hindi natin tanggalin yung gulong, ihang lang natin na mataas. So itataas ko lang muna mga bro, ano, para matanggal. Kung nakikita nyo, ano talaga, oh. So ayan, lumabas na yung knuckle bearing mga bro. So itataas ko lang. Atakin mo ha. So ano yun mga bro, ganun lang kasimple pagtatanggal. Hindi na natin kinilas yung gulong. Tapos natanggal na rin natin yung knuckle bearing. Yung sa baba. No, kita nyo mga bro, parang durog na rin yun. Tapos yun sa taas. Ito naluluwag. Ayan o. Talik na tulos. Pero mga bro, hindi pa yan ha. Kasi ayan o, meron na iwan dito yun. Ayan, kailangan natin matanggal yan. Yung pinagsalpakan. So kung wala tayo ng pwedeng gamitin dyan mga bro. Nagkaroon lang tayo mga bro ng isang napakalit na problema lang naman. Kasi yung nabili ng bearing na mayari, hindi swak. Ayun o. Kung CB110 yung nabili, ayun o, XRM or CB110. Masyado malaki yung sa babang bearing niya. Ayun o, liit. So ibabalik natin ito doon sa pinagbilang, baka pwede pa ibalik. So balikan ko kayo mga bro pag nakakuha tayo. A few moments later. Yeah. So ayun mga bro, bari nakabili tayo ng knuckle bearing. Pinalitan natin yung nabili kanina kasi mali. So ikakabit na natin mga bro. So ano gawin natin dyan? Yung sa unahan, ito sa top. So ikabit natin dito. Lagyan muna natin mga bro ng grasa yan para malambot ipasok. Diba? Pagpatawag din.
Ay, ay. Putol yung ating malapit na martilyo. Ayan. Okay na mga bro. Grasa ulit. Mas maganda mga bro na maraming grasa kaysa konti. Diba? Drive. So ayun mga bro, bali ganun lang yung pagpapalit ng knuckle bearing. Pasensya na kayo mga bro kung hindi detalyado yung video natin. Marami kasing people around the world dito yung nakakaya eh. So ayun mga bro, hanggang dito lang. Maraming salamat at sana nakatulong sa inyo kahit kunti mga bro yung video natin. So ride safe mga bro. So ibabalik na natin yung mga fairings niya.